Hello again, best friend! I wanna share with you guys our budget, itinerary, and requirements going to Puerto Galera this 2024. Tapusin mo ang video hanggang dulo. Ready ka na ba? Tara na, let's go! We are here in New Batangas Port. From Bulacan, it takes only 3 hours going here, so maaga kami nakarating. Ito ang loob ng bagong Batangas Port. If ever magutom ka, marami namang bilihan ng pagkain at may trolley na rin. For Montenegro Lines, Toro, we pay 425 each and 30 pesos for the terminal fee. After ng scan ng inyong gamit, sa waiting area ay may big screen kung saan makikita nyo ang time at status ng inyong napiling shipping lines gaya ng Roro o Fastcard. Para sa weekday schedule of trip, Montenegro Roro, Batangas to Puerto Galera is 8 a.m. only. Kung weekend naman, ang schedule ng Roro, first trip is 8 a.m. for Montenegro Lines and second trip is 10 a.m. for Island Water. If you want naman ng fast crop, marami naman silang schedule everyday. Travel time from Batangas to Puerto Galera is about 1 hour and a half. If you want more views to take pictures and videos, you can go upstairs. Maganda po sa taas dito sa Roro. Approaching Balatera Port or yung Puerto Galera Port. Dahil may accommodation ka na, nasa description ang registration link kung saan magkakaroon ka ng QR code. QR code lamang ang requirement for the tourist. 120 pesos each naman for the environmental fee. At ito naman ang sikat na arko ng Welcome to Puerto Galera. Going to our accommodation, nag-tricycle kami 150 pesos trip, 2 or 3 person pwedeng-pwede. We stayed 4 days and 3 nights here sa Puerto Galera. At kung gusto nyo ng mga budget na accommodation, I highly recommended itong aming tutuluyan ngayon. We booked online dito sa Rayhard Guest House. This is a 2-story guest house wherein 1,000 per night for 2 people. Pero sa isang room, kita nyo naman guys, 2 bed siya kaya kasya ng 3 to 4 persons. Malawak, malinis, mabango at pwedeng-pwede sa mga vegetarian na tulad namin. They have also family room sa baba naman wherein 10 to 20 person pwede dahil mayroong 3 rooms doon. Pwede ring magluto at meron ding dalawang bathroom. Ito rin ang kanilang FB page, Rayhard Guest House. Ang FB ni Tita Merly yung may-ari. You can also search their location on Google Map. Rayhard Guest House. We chose this because ang gaganda ng reviews from their FB page and totoo nga, napaka-asikaso. Busog na busog kayo, wala kayong masasabi at napakabait ng may-ari. Dito na rin kami kumuha ng land tour plus snorkeling for 1,000 each for 6 packs na tour. Ito naman ang view kapag nasa terrace kanila. Kita sana yung white beach pero dahil marami ng bahay, hindi na. Sa left side naman, doon sa tuktok ng bundok, makikita mo yung kanilang windmills. Very approachable sila dito guys and friendly. Para kang may tinuluyan na kamag-anak dito sa Puerto Galera. From Rayhard Guest House, 2 to 5 minutes lang papunta mismo doon sa White Beach. Depende na rin yun kung mabilis or mabagal ang inyong lakad. Kung gusto nyo ring magluto ng sarili nyong ulam, pag may gusto kayong i-crave na ulam, pwede rin kayong pumunta, may malapit dito na talipapa. Paglabas namin doon sa kanto, dere-derecho lang at White Beach na. Ngayon day 1 namin, pupunta lang kami sa beach and magtatampisa, magsiswimming na rin. Ganun muna kami for today. Paglabas dyan sa kanto, ayan na yung hilera ng mga pasalubong. Kaya anytime, pwede kaming bumili dyan ng pasalubong. Pwede na rin kaming tumingin-tingin. Pero for today, iikot muna kami at maglalakad muna dito sa White Beach.
Hindi pa masyadong crowded ngayon, pero sure yan, next month, March, and sa Holy Week peak season, marami na namang bakasyonista at turista ang pupunta dito sa Puerto Galera White Beach. Na-timingan pa namin na may bagong huli ng fresh na tulingan na isda. At syempre, huwag niyong kalilimutan na tikman din itong taho. Ang flavor po ay honeybee. Isang sikat din yan dito sa Puerto Galera. Ito ring bukayo, pwede niyo ring itry. 3 for 100. Masarap siya, promise. Hindi siya dry. At ang swerte namin, dahil nandito rin pala si Gerald Anderson. May time pa kaming nakapagpa-picture sa kanya. For our day 2, land tour, 4 spots, and snorkeling. First stop namin itong Whale Bay. You must visit din to, guys, kasi isa din to sa sikat na pinupuntahan ng mga tourist. Konting tour lang dito sa loob ng Spanish Galleon replica. Ayan ang mga loob niya, iba't ibang mga picture ng mga mangyan at kung sino-sino pa. Based sa history ng Puerto Galera, ang mga Spaniards pala ang nakatuklas nito noong early 16th century. Ito ang ginawa nilang safe haven ng mga barkong pangalakal nila tuwing merong malalakas na bagyo. Kaya ang pangalan na Puerto Galera sa Spanish, ang ibig sabihin nito ay Port of Galleons. Second stop tayo dito sa Virgin Beach. Walang entrance dito, pwede kayong bumaba at pwede rin kayong magtampisaw. Katabi nito yung Applayang Munti. Ayan siya at may entrance fee dyan. May rock formation dito at mataas, at sa taas nito nakalagay si Virgin Mary. Siguro kaya tinawag siya na Virgin Beach. Third stop tayo, dito tayo sa view deck. Yung mga isla na natatanaw natin ay Batangas na din yan. Kung nandito kayo, makikita nyo rin si Monte Maria, yung malaking statue sa Batangas. Fourth stop natin, dito sa Tamaro Falls. Isa ito sa popular na attraction dito sa Puerto Galera, kaya laging maraming tourist na napupunta rito. Along the highway lang din ito, kaya madaling puntahan. Ang falls ay may taas na 423 feet. Pwede kayong bumaba para maligo for 50 pesos. Meron din dito human drone. Ang bayad lamang ay bibili ka sa kanila ng buko for 50 pesos only. Pero kung may extra man kayo, why not, bigyan nyo na rin sila ng tip. Ayan ang sample na aming human drone shots. Next na activity natin for today, sasakay na tayo ng bangka para pumunta tayo sa underwater cave, then mag-i-snorkeling tayo para makita natin yung giant clam. We're here na sa underwater cave, napakalinaw ng tubig at mabato. For the helmet rental, it costs 50 pesos each, and for the tour guide, kayo nang bahala sa tip. Don't miss this out, guys, kasi masayang experience siya at dapat naka-aqua shoes kayo kasi ayan, kita nyo naman mabato paakyat. Tourist guides here, guys, are friendly. So, bigyan nyo sila ng isang cellphone para mag-take ng pictures and videos sa inyo. Dapat low tide ang punta nyo dito para makapasok kayo sa loob ng cave. Memorable and fun experience itong underwater cave. Saglit lamang kayo at maliit lamang to sa loob. At may makikita pa kayong mga islang kasama nyo dito na lumalangoy.
Sa labas, meron ding mga food na pwede nyong meriendahin kung nagutom kayo. Ayan, finish na. On our way na to snorkeling area. Dito sa snorkeling, guys, hihilahin kayo ng bangka at hahawak kayo dun sa mga lupid. Yung gamit pang snorkeling, guys, ay provided na ng bangkero. Ito naman yung kaunting view sa ilalim. Mas maganda kung GoPro yung gamit nyo kasi lumalabot lumilinaw depende sa current ng tubig ng dagat. Super enjoy na enjoy kami at amazed na amazed. Para kang nasa malaking aquarium, yung mga corals na iba-ibang kulay ay doon mo lang makikita. Hindi rin mawawala ang aming groupie pic dito sa sand ng Puerto Galera. 30 pesos each naman ang bayad sa pa-picture dito. Yes! Our day 3. Water sports naman kami ngayon. We chose yung bouncing UFO for 6 person, 2,000 pesos for 15 minutes. For your reference, you can pause this video. Smile muna bago mahagard. Kung banana boat naman ang gusto nyo, 1 to 10 packs, yung short lang ay for 2,500. Kung extreme naman ang trip ng barkada, up to 6 person, ito namang spinning. Iikot yan, hihilahin kayo, minsan tumataob. Extreme talaga kung gusto nyo ng extreme for 2,000 pesos. Kung may time pa kayo, punta kayo dun sa dulo ng White Beach, yung may malaking bato. Ito ang entry namin ng 0.5 challenge. Meet Mariposa and Luningning! Kung nightlife naman, pwede kayong manood ng fire dance every weekend ng gabi. Pwede rin kayong magpa-picture and video, magti-tip box lang kayo. Day 4 na, kaya buying pasalubong naman ang agenda for today. Ang bilis lang ng araw, pero okay lang, enjoy na enjoy naman kami. For the pasalubong, iba-ibang design, ang mga binili namin ay wallets, maraming wallets. Kasi yan ang pinaka-affordable. Bumili rin kami ng souvenir para sa amin ng mga couple shirt na Puerto Galera t-shirts. Ganon din yung mga affordable bags. For 120 pesos, pataas ang presyo depende sa designs at depende sa quality ng bag. Going here sa Balatero Port, 150 pesos sa tricycle. Per trip yun, 3 person kami. 2 PM din ang Montenegro Roro, ang Ales, and then hindi na kami pumila para sa ticket at terminal fee kasi dun sa accommodation, yung Rayhard Guest House guys, sila na ang nag-provide, dinala na doon at binayaran na lang namin. Kaya guys, kung gusto nyo ng less hassle, budget na accommodation, maasikaso at parang pamilya ang touring sa inyo, kontakin nyo na ang Rayhard Guest House. Promise, hindi kayo magsisisi. Ito rin ang aming nagastos per couple. Ito ay for 4 days and 3 night stays sa Puerto Galera this 2024. Thank you so much sa panonood. At kung nagustuhan mo to, give it a thumbs up. And don't forget to subscribe. Thank you for watching. Bye!